Yes, Jimmy. Governor, DYDM live po tayo ngayon sa DYDM station. Ilocos Norte has succeeded in bringing down poverty incidence into a single digit. Ano po yung ginawa niyo para pumabawasan yung kahirapan ng yung probinsya po? Yes, I think because we are agricultural, just like Southern Leyte, we focus on high agricultural productivity na yung mga intercropping, pinapasukan namin, hindi humihinga yung lupa sa Ilocos Norte, tanim ng tanim, bawang, rice and corn, lahat. Ginagawa rin sa maasin yan. Siguro push pa natin ng kaunti. And more importantly, keep food prices down. Ang problema ngayon, ang taas-taas ng bilihin, ang taas ng bigas, pati yung NFA rice, ubus na, itataas pa. 27 pesos, naging 32 pa. Tapos yung asukal, napakataas ngayon, 52 hanggang 60 pesos. Ang sabi nila, hindi naman daw yung train, pero kung ano man ang dahilan, sobrang taas, hindi kinakaya ng tao. So hanapan natin ang paraan, siguro maibalik yung mga kadiwa dati, yung mga wholesale centers na farmers market, ganun din yung mga NFA na talagang ginagawa ang trabaho nila dati sa Bikuta na food terminal. At eto nga, yung sinasabi na tarification, tignan natin, at yung pagtanggal ng mga taxes sa mga agricultural inputs like fertilizer and so on. At sobrang nagmahal na yung mga urea, ammonia at lahat ng ginagamit natin. Madam, at charter change po at sa federalism. Sorry. Yung sinabi niyo po kanina, announcement po ba yun? Natatakbo kayo next year? It's not an announcement. I just said na basin, madalagan ako, kaya maaram na Kamuhi, Bongbong, nakapakot dyan sa kanyang protesta. So he doesn't want to let go of his protest because the number is so small. So he will be pushing for that, and he will not abandon his protest. And the family therefore spoke to each other, and the discussion was somebody needed to run. It was important that somebody took over the slate of Bongbong in the Senate, and perhaps it would be useful for someone to run for national. Ako na yun. So umiikot ako, first time ko umiikot dahil nakapako ako sa probinsya. Gusto ko yung buhay probinsya, enjoy. So hindi, masaya kasi sa probinsya kahit paano, kumakain ka, palakad-lakad, masarap ang hangin at ang tubig sariwa. So it's fun. Federalism po at saka charter change. Governor, yung the last interview with Senator Lacson, sabi niya charter change is waiting to be cremated in Senate. So what is your opinion with that? Well, I think medyo malabo pa kasi talaga yung federalism. Kami mga governor, katulad ni Governor Mercado, pati si Maasin City Mayor Nacionales Mercado, lahat kami gusto namin ng mga LGU mas malaya, tindog, na talagang malakas. Of course, we all want that. Pero medyo nako-confuse kasi wala pang detalye na hindi natin alam kung paano i-release yung budget, kasi sabi nila clustered. Kapag clustered, yung maliliit na probinsya, katulad ng Southern Leyte, Ilocos Norte, talagang sasapawan tayo ng Leyte, sasapawan tayo ng Pangasinan. Anong mangyayari sa maliliit? Pakatapos, anong gagawin natin sa mga pulis? Paano yung mga mahihirap na lugar talaga? Yung Biliran, anong gagawin sa Samar? Lahat ika-cluster daw sa malalaki. So, baka naman na hindi makatulong yun. Tignan natin. Ang gusto natin na makatulong sa tao na mas mabilis at yung pera ay umabot talaga sa grassroots. Gov, so yung pagtakbo niyo po magdedepende sa resulta ng electoral protest ni Senator Bongbong? Well, that's the most important thing for the family right now, Bongbong's protest. But it's taking forever. Sobrang hinay-hinay naman. Talagang nakakainip na. Tatatlong probinsya lang ang bibilangin, hindi pa mabilang-bilang. Pambihira naman. 2 years na kami nag-iintay, pero mabait lang yung kapatid ko, hindi nagre-reklamo. Ako nagre-reklamo na talaga dahil sobra-sobra na ito. And I'm hopeful that something will happen and they can count it and account for all the votes that disappeared in the night. Sabi nga nung iba parang nabongbong Marcos ka ba sa pag-ibig? Nakatulog ka lang, pinaltan ka na. Ayun ang problema. What is your take on ma'am? Sa ibang... Yes, marami na akong pinupuntahan eh. So, yun. In fact, I was with Mayor Sara Duterte. You were asking earlier. I've been going around with her because she's putting together the Hugpong ng Pagbabago, and it's a regional party for the Davao provinces and for Davao City. And sumasama kami, and she very generously endorsed me as part of the slate to be supported by the Hugpong ng Pagbabago. Governor, I to really run for the Senate. As
aside from Like she said earlier, yung protesta ni Bongbong is paramount in our concerns. And tignan natin kung may maitutulong ako. Ang malaking bagay dito sa Region 8, ang na-eksperimento, kumbaga eksperimento namin sa Ilocos, ngayon tested na. Alam namin kung paano ibagsak talaga yung levels of poverty. We have very low poverty incidence in spite of the fact that we are not near any urban center. We are so far away from Manila, and yet we managed to bring down poverty to very low rates. Sana maituro rin namin yan dito sa Region 8, kasi until now we know that areas in Samar, even in Southern Leyte and Biliran, are still not so progressive. Kailangan tulungan. Umaasenso yung buong bansa, walang iwanan sa mahihirap. At sumasakit ang loob ko pag sinasabi lahat na mahihirap daw tamad, o di kaya hindi marunong, or else marumi. Hindi naman totoo yun, hindi lang naman binigyan ng pagkakataon. Just give them a break, and I'm certain that we can do it. We've managed to find ways to do it, and one of the key ways is to keep food prices low. Ang problema ngayon, ang taas-taas ng presyo ng pagkain. So, nakaka-alarma ito dahil baka yan na naman magsimula na lumobo na naman ang antas ng mahihirap. Isa ka na sa instrument sa pagpapalit ng speakership? Totoo ba? Sabi ni Mayor Sara, no comment daw kami. Ayun. Governor, I mean, Senate President Tito Soto has already filed the Senate version of Train 2. And a number of senators have expressed opposition to this bill. So what's your position with this? Takot na takot lahat dyan sa Train 2, ano, dahil nga ginawa na, pinangalan daw, bago, pinatanong pangalan na trabaho. So para hindi na train, kasi yung train nagiging MRT, laging wasak. Anyway, so the second train is less controversial. It's revenue neutral. In theory, eto na. Sabi nila para sa corporate income tax lang to, para sa investors incentives lang. Pero ang kinatatakutan ng lahat ay maging pareho nung train 1 na tumaas ang presyo. Kung hindi kasalanan ng train 1, kasi sabi nila hindi naman kasalanan ng train 1 yun, kwan daw. Ang problema is baka may nagsamantala, mga retailers, mga cartels, at si Presidente nga, gustong gusto ko yung sa kanyang zona na sinabi niya sa mga smuggler ng rice, ng mais. I know that you know that I know. So stop messing with the people. Tama yun, stop messing with the people. Governor, how about the... Bakit tayo dito sa pinakamainit na lugar? Hindi ba pwede magsilo? Governor, yung plan na isama daw si Mocha Ozon sa federalism campaign, ano po yung masabi niyo dito po? Ay, wag na tayo sumali dyan. Okay. Di naman ako marunong sumayaw ng ganun. Kaya wala na akong comment dyan. Let's move on and discuss the basics and the details that the local government and the police as well, because we don't know sino ba yung amo namin. Kinakailangan na malaman natin. Kinahanglan nga maliwanagan din sa ating budget, sa ating law enforcement, sa ating equalization fund. Kasi nga, sabi nila, magdo-donate lang tayo para sa maliliit na probinsya sa ARMM. Maraming ayaw pumayag. At hindi ko alam kung ano yung mechanism na this will occur. So it's very, very important that we sort all these details out. Sabi nga nila, God is in the details. So let's find out what exactly will happen. Ayaw naman natin na yung malalaking probinsya like Leyte, laging sasapawan ng Southern Leyte. Kawawa naman, laging lugi. And then, ganun din sa Ilocos Norte, sasapawan ng Pangasinan. We have to find a way so that operationally it will work to equalize and to access opportunity. Okay, thank you, Lord. Thank you. Thank you.